Robin Padilla may banat kay Edwin Lacerda at Franklin Drilon. You had your time, it's our time. Binanata ng numero unong senador ngayong halalan na si Robin Padilla ang mga kritiko niya na sina former presidential spokesperson Edwin Lacerda at outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon at kinwestiyon kung bakit hindi pa siya nakakapasok sa Senado ay binebatikos na kagad siya ng mga ito. Pinaalala ni Padilla na binigyan na sila Lacerda ng pagkakataon na pagsilbihan ang tao at wala ito sa lugar para diktahan ang mga bagong pinili ng taong bayan. Sunod nitong binatikos si Drilon na tinawag niya ring kontra sa mga reforma na gusto niyang isulong. Kaya yung mga kumokontra, napangalanan ko na kayo. Si Sir Lacerda, yung dati kay Pinoy, kumontra yan. Si sinabi niya na bakit daw papalitan ang saligang batas, eh pwede naman daw gawin to. Eh boss, bakit hindi nyo ginawa nung panahon nyo? 6 na taon din naman kayong nanungkulan. Bakit yung mga sinadjes mo hindi nyo ginawa nung panahon nyo? Yun ang ano nun eh. Sa akin palagay, kapag lumipas na yung panahon nyo at kayo'y nanilbihan na at kayo naman ng pinakasiga at kayo ang humahawak ng Imperial Manila nung panahon na yon, at lahat ng desisyon ay inyo, bakit hindi nyo ginawa ang lahat ng sinabi ninyo? Senator Drilon, isa rin yan. Si Manong Senator Drilon, kumukontra din. Ang dami nyo palang pwedeng gawin. Mga suggestion, hindi nyo ginawa. Yung mga inaakala nyo makakatulong sa taong bayan, sa mga manggagawa, sa negosyo. Ngayon nyo sasabihin lahat, sasabihin nyo sa amin, de, ganito yan. Ha? You had your time. It's our time. My God. I hate drugs. Ngayon po ay nag-uumpisa na po ang banatan, mga parinig, mga hirit, mga pangmamaliit, mga mga bagay po na matagal na po natin itong pinagdaanan. Hindi na po tayo naapektuhan dito. Mga pasakalye, tanggap lang po tayo ng tanggap. Wala po tayo kasing panahon para namnamin pa o pag-isipan pa o bigyan pa pansin ng mga ganitong hirit dahil napakalaki po ng problema na ating hinaharap. Ang ating pong bayan, mga mahal kong kababayan, tayo po ay haharap sa mga pagsubok na may kinalaman po sa ekonomiya, dulot po ng pandemic, napakalaki po ng nawala sa buong mundo. Ano, trillions of dollars po ang nawala sa ekonomiya ng mundo dulot po ng pandemic. At sigurado po tayong maapektuhan po tayo diyan. Kaya po, napakadami pong mga dapat nating harapin. Nandiyan po ang usapin ng energy. Ha? Yan pong ito pong taon na to at sa dadating pang susunod na taon, magkakaroon po tayo talaga ng issue patungkol sa energy. Dahil una, pataas na po ng pataas ang gasolina dulot ng kaguluhan po sa Ukraine, dulot po ng mga sanction against Russia. Madami po eh. Ano po yan eh. Magkakaakibat. Nandyan din po ang siyempre po may tensyon dito din sa Asia. Hindi po nawawala ang tensyon dito sa atin sa Asia dahil sa usapin naman po ng China at ng Taiwan, nandito naman po sila, no, sa ating papaligiran. Lahat po ito may kinalaman po itong mga, well, Cold War pa yung sa China at Taiwan. Pero nakakaapekto na po yan sa trade, sa economy natin. Kaya marami pong bagay ang tunay na
issue dito sa Pilipinas. Pero ang pinaka-issue po dito sa bayan natin sa ngayon ay ang sistema ng gobyerno. Yung atin pong sistema na ating ipinipilit na pagganahin na wala na po talaga eh. Pinipilit pa po natin ang isang konstitusyon na pumipigil sa ating pag-unlad. Hindi ko po maintindihan ng logic. Ito lang po, simple logic. Ang hilig po nating sumama sa mga trade agreements, tayong nangunguna dyan. Pero, ang higpit natin sa foreign investment. Yan po ang dapat na baguhin natin sa saligang batas. Yan ang 60-40 na yan. 60% kailangan pag-aari ng Pilipino, 40% yun ang magiging pag-aari lamang ng foreign investor. Alam niyo po ba dito sa Asia, tayo na lang po yata ang walang foreign investment na ganyang klase ha. Tayo na lang po, sa paligid natin, lahat sila, ako, inumasa na nga tayo ng Vietnam. Tayo na lang po dahil dyan sa saligang batas na sinasabi na 60-40. Ganito lamang po, explanation yan. Dadating dito yung investor, ahanap yan ng partner dito. Ang mahanap niyan na partner, yung mga local oligarchs natin. Yung mga local oligarchs natin, yan ang nagko-control ng lahat ng negosyo. Monopolize nila yan, mga negosyo. Sabihin nyo na, dikit-dikit yan. Pag sinabi nyo, yung ibang oligarchs, may pagkain na negosyo, may lahat na, wag na tayong magbulang. Kaya itong foreign investor, pag dyan nag-invest, yung perang dinala nung foreigner na to, ang kakamal niyan, yung local partner niya. Ba't ko nasabi yan? Tumaas ba yung sweldo natin? Huli kong balita, 33 pesos ang tinaas ng sweldo, yun ang na-approve. 33 pesos. Hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Pero yun yung nabasa ko. 33 pesos. Eh ako, noong nag-computation ako niyan, dapat, kung gusto natin magkaroon ng kahit paanong maginhawang pamumuhay ang isang Pilipino, sana man lang umabot ng 800 to 900 pesos a day. So kung 500 plus noon, plus 33 pesos, baka hindi pa umabot sa 600. So, kulang pa rin. Ang tanong, yung mga mayayaman na local, dahil sa batas na ginawa niyang 1987 Constitution, ang yumayaman, yung mayaman na. At yung mga mahihirap, lalong humihirap. Kasi hindi naman umabot sa kanila yung investment ng foreigner. Huwag na tayong magkunwari pa na kaya natin. Ha? Huwag na. Sobra na. Magmula 1987. Ano na ngayon? 2022 na. Wala namang gumanda sa buhay natin. Huwag tayong magbulahan. Yung mga figures na okay, tumaas tayo. Maganda ang ating economic growth. Ating GNP, praise God, tumaas tayo. Pero ang tanong, nararamdaman ba ng tao sa baba yung sinasabi nating growth? Guminhawa ba yung buhay ng mga nasa baba, yung 80% ng ating mga kababayan?
Kaya yung mga kumokontra, papangalanan ko na kayo. Si Sir La Sierda, yung dati kay Pinoy, kumontra yan. Si sinabi niya na bakit daw papalitan ang saligang batas, eh pwede naman daw gawin to. Eh boss, bakit hindi niyo ginawa nung panahon niyo? 6 na taon din naman kayong nanungkulan. Bakit yung mga sinadjes mo hindi niyo ginawa nung panahon niyo? Yun ang ano nun eh. Sa akin, palagay, kapag lumipas na yung panahon nyo at kayo'y nanilbihan na at kayo naman ng pinakasiga at kayo ang humahawak ng Imperial Manila nung panahon na yon at lahat ng desisyon ay inyo, bakit hindi nyo ginawa ang lahat ng sinabi ninyo? At ngayon na panahon na namin na kami ang pinagkatiwalaan ng tao, eh kami a-advisean nyo na hindi tama yan, ito ang gawin nyo. Lago naman. Binigyan na nga kami ng chance eh, ng taong bayan. Kay Bongbong Marcos, binigyan siya ng 31 million. Si Ma'am Inday Sara, binigyan siya ng 32 million. Ako, binigyan ako ng 26 million, 600 plus. Eh bakit ganun? Hindi ko maintindihan yun. Hindi pa nga ako nakakapasok dun sa 4 na sulok ng Senado, kontra na kayo. Ako naman, naguguluhan lang ako dun sa sinasabi nyo. Senator Drilon, isa rin yan. Si Manong Senator Drilon, kumukontra din. Ang dami nyo palang pwedeng gawin, mga suggestion, hindi nyo ginawa. Yung mga inaakala nyo makakatulong sa taong bayan, sa mga manggagawa, sa negosyo. Ngayon nyo sasabihin lahat, sasabihin nyo sa amin, hindi, ganito yan. Ha? You had your time. It's our time. Diba? Kung subukan nyo naman yung sinasabi namin. Sinubukan na namin kayo. Diba? Subukan naman yung sinasabi namin. Eh, pumapasok pa lang kami, babarahin nyo na kagad ba? Oras na para tanggapin na natin to, ating mga foreign investment. Papasukin na natin sila at gawin natin fair. Gawin natin, wag na tayong ganun. Sumobra na, masyado nang yumaman yung ating mga local oligarchs. Sobra nilang yaman, mga boss. Paabutin naman natin yung yaman dun sa mga tao sa baba. Hindi naman na siguro unfair tayo noon. Sobra na yaman nila, boss. Goodness gracious naman, no. Wag na tayo magbulahan. At kung babanatan nyo ako ng mga tradisyon dyan sa Senado, walang problema sa akin yun, pero huwag nyo akong patatahimikin. Tatay ko nga, nanay ko, hindi ako napatahimik. Eh. Sila yung bumawa sa akin. Ha? Hindi pahiya nyo ako kung gusto nyo. Okay lang naman sa akin yun. Wala naman ako. Matutuwa pa ako nun. Hindi naman ako pumunta dyan para magpapogi. Di ba? Kasi kung gusto ko magpapogi, doon ako sa pag-aartista, pogi na ako doon. Pero sa Senado, hindi. Nagpunta ako dyan para magsalita. Yan ang Senado eh. Gusto ko, kaya nga gusto kong maging parliament tayo eh. Para araw-araw, nag-uusap tayo sa harapan ng taong bayan, mag-uusap tayo. Hindi, ipahiya nyo ako. Kung gusto nyo, araw-araw nyo ako ipahiya. Walang problema. Basta marinig lang ng taong bayan na yung mga hinaing nila, kung ano yung mga naririnig ko sa kalsada, sa taniman, mga mangingisda, maiparating ko sa inyo. Kung ayaw niyong harapin at ayaw niyo akong intindihin at ipapahiya niyo ako, di bali na.
No problem. Basta alam lang nung bumoto sa akin, na hinaing nila nakarating sa inyo. Hindi nyo pwede sabihin sa akin, mga manong, na tumahimik ako. Ay, wow. Di ko man sinabing magaling ako. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing matalino. Ang sinabi ko, ako'y representante ng taong bayan. Yun lang. Ano ba trabaho ng representante? Hindi ba magsalita? O kung mali man yung sinasabi ko, eh, anong gagawin ko? Yun ang sabi ng mga bumoto sa akin eh. Iparating sa inyo. Pwede sagutin nyo. Yun lang naman yun. Gusto lang marinig din ng mga tao kung ano yung sasagot nyo. Diba? Eh kasi mahilig kayong ano eh. Basta ako, ang gusto ko, maging parliamentary tayo. Para araw-araw tayong nag-uusap. Araw-araw nating pinag-uusapan, araw-araw nating kine-question ang administrasyon. Yan ang parliament. Mga kababayan, yun ang parliament. Nasa harapan ko, nasa harapan nating lahat, yung mga namumuno. Kung Prime Minister, andun sa harapan natin ang Prime Minister, nandun lahat ang kanyang mga minister sa harapan natin, araw-araw nyo silang naririnig. Lahat ng tanong nyo, itatanong ng representante ninyo kung tunay silang representante ninyo. Hinalal nyo yan. Hinalal nyo lahat yan para magsalita para sa inyo. Hindi para manahimik. Ano yung dili? Ako po'y hindi naghahanap ng away. Hindi po yan ang lakad ko sa Senado. Hindi po ako pumunta dyan para mawalan ng galang sa kanila. Hindi po. Ako po'y saludo sa lahat ng mga nandyan. Lalong-lalo na po sa mga matatawag po nating mga veterano dyan. Nandiyan po ang malalim kong paggalang sa inyo. Tanggapin niyo po yan. At ako po'y hindi bastos. Ako po'y pinalaki ng magulang kong marunong gumalang. Pero ako'y pinalaki din po ng magulang ko na ipaglaban ang binigay sa aking God-given right. At ganun din po, ipaglaban ang karapatan ng mga taong walang boses, mahihina. Ang mahalaga dyan, nakatulong po kayo. At ang pinakamahalaga sa lahat, ngayon pa lamang po, nag-uumpisa ang revolusyon natin. Ngayon pa lang. Lahat po ng itinanim natin noon, ngayon pa lamang po, umusbong. Ngayon pa lang. Kaya ito'y didiligan natin ng didiligan ng ating mga magagandang gawa, ng ating mga sakripisyo upang ito po'y umusbong, bumunga at lumago. At paniwalaan po, yakapin ng ating mga kababayan ang federalismo.